Yo, what's up mga kalegi? Magandang araw sa inyo. Ako ay nasa dagat pa rin at tuloy-tuloy lang bumiyahe hanggang ngayon. Di pa rin nakaka-uwi. Nandito na kami sa Asia at last port na namin ngayon. Papunta na kami na naman ng Amerika. Nandito na sa Asia, lilipat na naman ng ibang kontinente para bumiyahe. At malamang hindi ako doon papahuwiin. Pagbalik pa ulit sa Asia. So, more or less mga July 1st week or 2nd week bago ako makauwi. So tentative schedule yun ng aking sign-off date. So ang vlog natin for today ay video update lang sa mga pangyayari, mga kaganapan sa kontrata ko ngayon dito sa barko. North yung inabot natin. Ilan ba lahat yan hanggang north? 90. Hindi tayo pwede pumunta lang sa 90. Hinihinigin na tayo. Dito na yung 90 master. Ayun, tignan mo 66. Dito ang pinakatukulit ng master. Yan. Oh. Ito yung sinasabi mo, tuktok na to eh. Lamig na dito master. Hanggang 83 nga lang yun. 83 po. Hindi pinapakita yung sikreto yun eh. Yung sa ibabaw, no? Oh, sikreto. Wala na dito. Sikreto so, yan eh. Hindi ito lang. Mm. Ito daw yung sentro. Sentro. Masyado nang malamig yun. Tapos bababa tayo dyan. Punta natin dito. Mexico na to sa baba. Memphis. Ngayon Los Angeles punta natin. Oh, ayan o. Malapit na pala tayo? Malapit na ako umuwi. Bakit ayaw nyo bang umuwi, Master? Tadami ang pera nyo ng Master. Gusto ko na umuwi. Ha? Gusto ko na umuwi. Hindi mo kawi. Pamilya natin dun eh. Pera, nandyan lang yan, Master eh. No? Hmm. Ano, Long Beach. Mahaba ba yan na beach? Ano? Oo. Oh. Ano? Wilmington. Sobrang haba ng beach na yan, nagkaka-flood. Actually, tatlong beses nang nabago yung biyahe ng barkong to simula nang sumampa ako. Kung nasundan nyo yung vlog ko ngayong kontrata, mapapansin nyo na nag-join ako, yung joining port ko nung sumampa ako ng September 2019 last year ay doon sa Germany, sa Hamburg kami sumampa. Ang biyahe ng barko na to ay Europe to Asia. Ang mga puerto namin yata noon ay Hamburg, Germany, Rotterdam. Tapos meron kaming France, Le Havre at London. At meron din kami Southampton. So after namin sa Europe, bumalik ng Asia. Pagkaubos ng port sa Asia, around October yata yun, nag-angkorahe kami. Isang buwan kami sa Anchorage area. At pagdating ng, pagtapos ng angkorahe namin, nabago yung biyahe. Dating Europe, Asia, naging east side ng east coast ng Amerika, North America, papuntang Asia. So, bumiyahe kami ng New York, Norfolk, Charleston, Savannah, apat na puerto sa Amerika, east coast, tapos babalik ng Asia. So, during that time, mga January, nakalabas pa eh, hindi pa ganun katindi yung virus eh. So, nakalabas pa ako, nakapasyal pa ako sa New York, marami akong shore leave doon everyday. Pagka may chance, lumalabas talaga ako at nagsushore leave at na-vlog ko yung mga iba doon. So, yun na yung huli kong labas. Yun na yung huli kong gala kasi after na pagbalik namin ng Asia, nagkaroon na nga ng pandemic, lumala na ng lumala yung sitwasyon. February, March, yan, matindi na yung sitwasyon sa Asia. Kumalat na yung virus. So, during that time, hindi kami nakalabas kaya pagbalik namin, pangalawang ikot, pabumalik kami ng New York around mga March, third week of March. Nandun kami sa New York, nandun na naman kami sa Amerika pero hindi na kami nakalabas. So wala nang nakalabas. Tapos na yung shore leave. Malas na yung mga seaman kasi hindi na makapamasyal, hindi na makapag-shopping, hindi na makapag-liwaliw sa labas ng puerto. Puro trabaho na lang, hanggang tingin na lang sa lupa. So, after ng pagkatapos namin sa East Coast, sa Amerika, bumalik na kami ng Asia. So ngayon, nandito kami sa Asia. Actually, tapos na kami dito sa Asia. Papunta naman kami ng ibang parte ng mundo. Doon naman kami sa West Coast.
Kasi nabago na naman yung biyahe namin. So, sa West Coast naman kami, dalawang puerto doon, Long Beach saka San Francisco. Actually, yung Long Beach, Los Angeles din yun eh. Alternative port ng Los Angeles yun. Magkalapit lang kasi yun. So, parang yung Long Beach, Los Angeles din. 5 days kami doon sa Los Angeles. So, maraming trabaho doon malamang. So, after ng Los Angeles, didiretso kami ng Oakland, San Francisco. Tapos, babalik na ng Asia. So, I hope makauwi na ako pagbalik namin ng Asia. So, kung papansin ninyo, ito yung ruta namin from New York, East Coast ng Amerika. Hindi kami dumaan ng Suez Canal. Umikot kami sa ilalim. Dito kami sa Africa. Sa South Africa kami dumaan para makaiwas ng Suez Canal. Kung hindi namin dinadaanan yan. Since nagbabarko ako, talagang Suez Canal lang daan namin. Pero dahil nga siguro pandemic, dahil nga wala nga eroplano, wala mga flights noon, na-cancel yung mga flights, grounded yung mga eroplano, sarado yung mga airports sa buong mundo, nag-lockdown, ay mas mura siguro. So palagay ko lang to. Nagmura yung presyo ng langis at mas mura na yon kaysa, mas mura yung fuel kaysa sa toll gate pag dumaan yung barko ng Suez Canal. Kaya siguro kami dumaan dyan sa South Africa. So mula New York, bumaba ng South Africa at dumating sa Asia. Mga port namin dito, Hong Kong, Singapore, Vietnam, Thailand, Laem Chabang, China. Pagtapos nyan, dito naman kami dadaan, paakyat sa may Japan. Papunta kami ng Pacific Ocean. At ang ruta namin ngayon, yun nga, ang City of Angels. Yung Los Angeles, tinatawag yan na City of Angels. Kasi yung Los Angeles, yung translation niyan sa Spanish ay The Angels. So, naging ano na yan, naging bansag ng mga tao na yung Los Angeles daw ay City of Angels. Kaya yung tinawag na City of Angels. During this time, ngayon ginagawa ko itong vlog natin ay may balita na naman doon sa Los Angeles. Nagkakagulo doon dahil nagpo-protesta yung mga blacks. Dahil may pinatay si George Floyd ba yun? So nagra-rally daw sila doon. At may mga looting na naganap. May riot, saka looting, yung mga iba mga Walmart, Target, mga shopping malls, sinunog at ninakawan ng mga nagpo-protesta. Nagkaroon ng matinding riot. Kagulo doon sa Los Angeles. Sana pagdating namin ay tahimik na. Well, anyway, hindi rin naman na kami pwedeng lumabas eh. Wala nang shore leave. Dahil sigurado ako, i-detain na kami sa barko kasi restricted na ngayon. Hindi na basta-basta pwedeng lumabas yung mga seaman. Hindi ka doon dati na pagdikit ng puerto, lalong-lalo ngayon, sayang 5 araw sana kami sa Los Angeles. Napakadaming chance ang makamamasyal, lumabas at makapag-shopping sana doon sa Amerika. Pero dahil nga sa pandemic, shore leave is dead. Iga nga nila. Noong nakabiyaya ko dyan sa Los Angeles, madali lang dyan mamasyal dahil magti-train ka lang din. Nakarating ako sa Hollywood, nakarating ako sa Walk of Fame, Staples Center, pati na rin doon sa Universal Studios. Sa labas lang, hindi ako pumasok. So sana, matapos na itong pandemic na to para makaulit-ulit yung mga seaman, makapamasyal ulit kami. Kasi isa yan sa mga rason ng mga marino kung bakit sila nagsiman, di ba? Bakit ka nagsiman? To see the world for free. Ngayon, literal, to see na lang talaga. Hindi ka na makalabas. Actually, hindi mo na makikita. Literal na bilanggo na kami ng aming barko. Hindi na makalabas. Wala na shore leave nga. Kasi nga, dahil nga sa pandemic, di ba? So, yan ang pinakamabigat kapag seaman ka sa panahon ngayon na hindi ka makapamasyal, hindi ka makalabas, nakakarating ka nga sa magagandang lugar. Tulad nung nakaraan, March, nasa New York kami. Yung mga bagong sampa ng February, gusto nilang pumasyal, ay gusto nilang mamasyal sa Amerika, hindi naman sila nakapamasyal, hindi sila mapag-shopping, kahit picture man lang na nakalabas sila, hindi sila nakalabas. So, tapos ngayon, nabago yung biyahe, magandang port ulit, Los Angeles, 5 days kami doon, maraming chance sana na makalabas. Bihira lang na magtagal ng ganun yung barko namin sa isang puerto. Napurnada pa yung paglabas, di ba? Nakakulong na kami talaga dito sa barko. Tapos, pagtapos namin sa port, maglalayag na naman kami, punta na naman kami sa gitna ng karagatan. So, hindi man mabilisan, hindi man agad-agad, ay alam ko, babalik din sa dati yung buhay natin. Babalik din sa normal ang mga bagay-bagay sa mundo. Sa ngayon, siguro 2 to 3 years, ang tansya ko 2 to 3 years bago muling makarecover yung mga tao, bago mawala yung takot.
na mga tao na mahawa nga sa virus na yan at eventually siguro magkaroon na ng vaccine, makaimbento na ng vaccine at bumalik na sa normal yung mga tao, makapag-socialize na, makapamasyal na, makalabas na. At yung mga seaman ay hindi na manatiling bilanggo sa kani-kanilang mga barko. Kasi talaga ngayon, sa panahon ngayon, kami ay pwede mong tawaging prisoners of the sea talaga. Hindi nga makauwi yung iba, di ba? Tapos yung iba, hindi rin makasamba. So, time will heal everything, alam mo yan. Pero gano'ng katagal, hindi natin sigurado. Pwedeng 6 months, pwedeng 1 year, pwedeng 2 years. Pero siguro maximum na yan ay 3 years. Kaya naman lalong mas naging mahirap maging seaman ngayon. Talagang patatagan talaga ng loob, hindi basta-basta na ang pagsisiman. Kaya sa mga gustong mag-seaman, kailangan siguraduhin nyo sa sarili nyo na gusto nyo talaga, kakayanin nyo talaga lahat ng sakripisyo. Unang-una, walang internet. O meron mang internet, mahina yung internet. Pangalawa, hindi ka pakapamasyal sa mga gusto mong puntahan dahil nga may ganitong klaseng pandemic. At pangatlo, syempre, malalayo ka sa nakasanaya mong buhay sa lupa. Ibang-ibang buhay sa lupa, sa buhay sa dagat. So, paano mga kaleki, tatapusin na natin yung video natin sa ngayon at bago natin pala tapusin, ay mag-shoutout na muna tayo. So, unang shoutout natin ngayon si Jerome Viernes. Maraming salamat sa pagsuporta sa channel. Celia Umlas, parati siyang nandiyan dyan at nagko-comment. Thank you very much. Next, si Orville Manili. Meron siyang katanungan, bakit hindi pwedeng tumawid ng West Coast, US or Pacific Ocean through Panama Canal? Parang mas malapit na doon kaysa tawid ng Asia. So yes, I agree. Medyo mas malapit nga siguro pag doon dumaan sa Panama Canal papuntang Pacific Ocean. Pero sa palagay ko, kasi nga dahil yan sa economical reason, mas mura sigurong dumaan ng Suez Canal. Mas mura sigurong dumaan ng Atlantic Ocean papuntang Mediterranean, Suez Canal, Indian Ocean papunta ng Asia kaysa dumaan ng Panama Canal. Pero syempre, hindi natin sigurado yan. Siguro lang. Siguro dahil sa pera. Siguro mas mura dito dumaan kaysa doon. Next shoutout natin ay si Dionisio Acas from Cebu. Maraming salamat sa panonood. At ang huling shoutout natin sa araw na to ay si John Ray Katapusan. So dyan na nagtatapos ang ating video sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video, huwag mong kalimutang mag-like at mag-comment. Kung hindi kita na-shoutout, ay baka sa mga susunod na video, ma-shoutout na kita. At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.